Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsyas. Pasadahan naman natin ang kaganapang nangyari. Lumagablab din ito kagabi sa ating live streaming, ano? Ang semifinals tiebreaker, second rapid na ito, no? 10 minutes plus 10 seconds increment dahil yung kanilang first rapid ay nag 1-1 sila. May nag-alam miyawi na diskarte dito. Napakaganda ng sacrifice mga kamatsyas. Tapusin niyo po sana hanggang dulo sa bakbakan nila International Master Nugyul Salimova ng Bulgaria at Grandmaster Anna Muzichuk ng Ukraine. Sa title at sa rating, medyo underdog itong si Salimova pero nakipagsabayan. Bago tayo magsimula, sa mga gusto pong mag-avail ng kamatsyas merchandise, ang link ay nasa comment section below lang. Pili na po kayo. Ang ginawa ni Salimova, nag D4, D5 si Muzichuk, C4, kinapture kagad. Queen's Gambit accepted ang tawag dyan, nag Knight F3, Knight F6, E3 para babawiin na, at nag E6 na lang. Talagang pinapabawi yan, pero mabilis naman ang development ng black. Ayan, C5, pressure sa D4 bago mag Knight C6, at nag castle. A6, ayan, mag B5, atakihin ang bishop. Para makadevelop din bishop B7. Pero winelcome ni Salimova. Sige, mag B5 ka. Nag-abang lang o rook E1. At nag knight C6. Dito kasi, kapag nag B5, maaring mag bishop F1 or bishop D3. Tapos mamaya, yung pawn ay pambabasag sa B5. Para mabutas, ma-weaken ang queen side ng black. Okay? Kaya wini-welcome pero nag-knight C6, hindi pinansin ni Muzichuk, nag-knight C3, ayun na, tinuluyan na, nag-B5 na. Bishop D3, bishop B7, diretso develop kagad. Dito ha, baka yung mga tagapanood nating nagsisimula pa lang or beginners, mapatanong kayo, ba't kaya hindi kinapture ang pawn sa D4? E tipong lalamang ng isang pawn ang black dyan. Lamang ng isang pawn, meron kasing bishop takes B5 sacrifice, lipad ang queen. Basic yan sa tactical motif. Okay? Kaya, dumiretso na lang ng develop si Muzichuk at nag A4. Ayan na nga. Basagin na talaga yan. Nag B4, knight E4 sumugod, kumapture na sa D4, at nag knight takes F6, G takes F6. Interesting. Pero pwede naman ang queen. Yun nga lang, pag G takes F6, eh medyo delikado na ang blocking kung magkakasling dyan. Kaya tendency, yung G-file mamaya gagamitin para sa pang-atake at ayun, may pressure pa sa diagonal. E takes D4, nag-knight A5 at yan ang novelty ni Muzichuk dito. Dahil sa nagdaang laban, ang ginawa na dito ay knight E7 para ilagay lang sa D5 para solid. Tapos mag-rook G8 mamaya, pressure sa king side. Pero ang ginawa dito, nag-knight A5, bishop F4, nako, brand X din ang tira. Ang branded move ay knight H4, yan na pala. Okay, hindi pa rin pwedeng capture ng libreng pawn ha, laging may bishop B5 check. Knight H4, pwedeng mag-knight F5 mamaya, pwede ring mag-queen H5 mamaya, na tipong may pressure, may rook takes E6 na paparating. Oo nga, yung knight H4, no? Ganda. Pero balik tayo ang ginawa, nag-bishop F4, nag-rook C8, another brand X move na ating nasaksihan. Dapat daw ang tira, bishop to D6, exchange na kagad sa strong bishop na yan. Okay? Pero balik tayo, nag-rook C8, queen E2. Ayan, pasimpleng angat pero may target, bishop takes A6, nag-bishop D6, bishop H6. Bakit pumunta si Salimova dyan? Para maiwasan niyang makapagtago ang king at manatili ang black king sa sentro. Yan, ayaw niyang pagkaslingin, no? Nag-knight B3, rook AD1, queen A5 para threat ang pawn sa A4. Dito nagsimula ang excellent move. Unang puzzle na ipapa-guess ko sa inyo mga kamatsyas. Sa mga nakapanood na, pakirecall na lang po. Ano ang excellent move na ginawa ni Salimova? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. D5! Naalala ko sa streaming natin kagabi, sabi ko kaya ko, pag nakita yung D5, yan ang tira. Excellent move ng computer engine. Nakita nga yung D5. Nag-bishop takes D5.
Kasi syempre pag queen takes, laging may bishop b5 check, laging tipong makukuinless ang black. Kaya bishop talaga ang pang-capture. Nag-bishop takes a6, yun nga lang, nabitawan na ng bishop yung pawn, threat pa ang tore, nag-rook c5, force. Bakit? Kasi kung saan man pupunta ang tore, halimbawa kung mag-rook d8, may bishop b5 check. Pag nag-king e7, then rook takes bishop, hindi pwedeng capturein dahil nakapin nga. Okay? Tindi kaya nag-rook c5 para kung mag-bishop b5 check man, may suporta pa rin ng bishop. Pero tinuloy pa rin, bishop b5 check, nag-king d8, bishop e3, yun lang. Atake sa tore, nag-rook c7, second puzzle mga kamatsas. Parang yung ginagawa natin kay Miao Yi. Excellent move ulit, pakiges. Pakiges po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Rook takes bishop. Excellent move. Perfect. Kinapture. Dako tayo sa last puzzle move at naparesign ang Grandmaster ng Ukraine. Sa ilang sandali lang ulit, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po. Excellent. Napakaganda ng tira. Congrats sa mga nakakita. Bishop B6, resign si Muzichuk. Bakit nag-resign? Pag kinapture ng queen yan, may queen E8 check. Naalala ko yung laro ni Paul Morphy. May ganitong laro si Paul Morphy na tema na matyas ang kalaban niya sa gitna. Grabe. Napakatindi ng laban na ito. Kung mapapanood or makikita ni Miao Yi ito, nako, tuwang-tuwa si Miao Yi niyan. Type na type niya yan. Okay. Yung kanilang second game po, pwersadong manalo na si Muzichuk. Tingnan na kagad natin. Binaliktad ko na lang ang board. White dito si Muzichuk. Nag E4. C6 si Salimova. Nagkarokan. Kumunat na dahil tabla na lang ang kailangan niya eh. D4, D5, Knight C3. Capture, capture, Knight F6. Hamon-hamon, the more na maraming ma-exchange, madaling itabla, bishop d6, bishop d3, develop, nag-castle, queen c2, rook e8 check, bishop e3 harang, nag-h5, bookline pa, knight f3, bishop e6, castling queen side na. Yan ang the best talaga sa mga nagpipilit para makapag-produce ng mga aggressive positions at yan din ang novelty. Sa natural line, sa king side nag-castle eh. Okay, knight a6, g4. Oh, nagwala na si Muzichuk, nagwala na. Kinapture lang ng pawn, nag-knight h4. Queen a5, threat ang pawn sa a2. Knight f5, balagbag na yung pilit dito. Ah. Parang masyadong pilit na. Takes, takes. Knight c7. Rook G1. Ayan, para pagka na-capture yan, papatong ng tore, makapilit. Knight D5. Good move. Rook takes G4. Another puzzle move by Salimova. Pakigess nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Rook takes E3. Excellent move. Pinaulanan ng excellent move ni Salimova. Tindi. Nag-rook G1, good move. Hindi na pinansin yan. Bakit? Kasi pag kinapture yan, mayroong knight takes E3, triple attack. Bagsak yung bishop sa F5. Iiwas pa yung queen eh. Halimbawa, mag-queen E4, may queen takes F5. Pag kinapture yung knight, kuha yung tore. Kaya baka mapuwersa na yun ng ganyan, eh 2 minor pieces. Winning for black. 2 minor pieces against rook eh. So nag-rook G1 para makahataw ng check, makagulo-gulo. Nag-king F8 lang. Rook G7, wala na, bumalagbag na talaga. No? Dito ang tira daw ay rook H4 para may check, may mga pressure-pressure makuha ang tore. Konti lang ang lamang ng black. Pero, nag-rook takes G7. Ayun, another good move na naman. Sakto lahat ang tira ni Salimova. Rook E1 check, sacrifice.
Hinapture para makuha ang tore. Bawas-bawas, mas madaling itabla. King F8, Bishop H7 para check-check. Pinipilit na talaga. Knight E7, protection. At nag-Queen E2 para pupunta sa G4, mga ganun-ganon. Knight G6. Hinapture, capture, rook takes, nag-Bishop F4, check. King D1 at nag-Queen F5. Threat ang tore, may threatening matchas doon. Napilitang mag-Queen C2 si Muzichuk. Takes, takes, King F7, iwas ang tore, Bishop D6, Rook H4 at nag-King G7, check. At dito po, nakipagpabalik-balik na lang si Salimova. Tinanggap na niya na tabla. Pinatabla na niya. Oo, kasi kung tutuusin, pwede namang mag-Rook G8, panalo pa rin eh. Yan o. Rook G8, winning pa rin eh. Pag chumekga, ganun lang. Diba? Kung ayaw niya, edi black na yung titira doon. Siya naman ang aatake. Eh, nakipagpabalik-balik na lang ng king, tabla, panalo sa match. 1.5 sa 2 rapid games ng second tiebreaker. Congrats kay Salimova. Grabe no, underdog sa title, sa rating. Pero siya ang haharap kay Goryatskina. Para sa pinali, yan ang aabangan natin mga kamatsas. Pinali na kagad sila eh, kasi konti lang sila. Sa lalaki, semifinals pa. So yan po ang aabangan nating mainit at talagang kaabang-abang na mangyayari. Magnus versus Abasov, Pragnananda versus Caruana naman sa men's division. Okay, salamat po muli sa palagi ang sumusuporta sa ating live streaming at sa ating mga video uploads na ganito. Thank you so much po. Tuloy-tuloy lang tayo para mas marami pa tayong ma-produce ng mga videos at mas ma-promote pa natin ang chess sa ikalalakas ng Filipino chess community. Mabuhay tayong lahat ng mga Pilipino. Maraming salamat po.